So eto na, laman ng puting envelope na to, ang kauna-unahang naging sweldo ko sa YouTube bilang isang fish keeper. So ang tanong ngayon, magkano yung unang naging sweldo mo? So eto na! And I think I got one. Ow! It's my big day! What's up mga repa? Ako nga pala si F, and that's a fact. Okay, let's cut the chase here. At pumunta tayo sa kung bakit talaga ginawa yung video na to. Okay, alam ko rin na nabasa nyo na yung title ng magiging video na to, which is ang unang sweldo ko sa YouTube bilang isang fish keeper. But here's the catch. Hindi galing direkta sa YouTube yung pera na natatanggap ko. Dahil kung titignan natin dito, ang mamonetize ang channel na to ay isang malaking panaginip pala. So, paano ka nakatanggap ng pera mula sa YouTube? Ganito, let me explain. So, yung pera na natanggap ko ay nanggaling sa taong nakita ko at napanood ako sa mga YouTube videos ko. Ang nangyari is, nag-aquascape ako ng tank ng ibang tao. So, dun ako nabayaran. At sa lahat ng nag-PM sa akin or sinabihan ako na personally na nagpapa-aquascape sila ng tank, at tinurn down ko, let me explain myself. Ayan yung ako mag-explain. Kung nakita nyo na yung video ko, yung last na video na ginawa ko sa channel na to, which is yung someone hires me to aquascape his tank. Technically, pangatlo siya sa mga pinangas aquascape ko. Inuulit ko, ayan yung muna ako mag-explain bago nyo ako, bago kayo magalit sa akin. At kung pinuntahan nyo yun, at babasa kayo ng mga description na nilalagay ko, mapapansin nyo doon na sinabi ko na third aquascaping commission, but the first low budget and documented piece. So ganito yung nangyari. Kung tama pa yung pagkakatanda ko, yung first month na nagka-lockdown, April ata yun, may nag-chat or may nag-PM sa Facebook page natin, which is Aqua Hub. Link in the description kung gusto niyo ako yung PM doon. Nag-chat siya sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Joy. Okay, sabi niya sa akin, "Hi sir, by the way, nice video and setup tank." Tapos, syempre na ako naman, pag ganun yung mga compliment, lagi mong sinasabi, "Wow, nice, thank you." Takas mga cool kid. So, balin, yun na nga, nag-start yung conversation namin doon sa hanggang nalaman ko na around dito lang siya sa municipality namin. Tapos, may balak din daw siyang mag-setup ng tank niya. Hanggang na-end yung conversation namin. So, yun nga, time skip, June, ayun na yung matatapos na yung quarantine at magiging GCQ na, General Community Quarantine na. So, pwede nang lumabas. Kaso, mag-face mask pa rin, yun nga. Nag-chat ulit siya sa akin. Sabi niya, "Sir, pwede po ba magpa-setup ng tank?" Gaya ng lagi ko sinasabi, hindi ako aquascaper. Alam ko lang mag-aquascape. Tinatanggihan ko siya. Kaso sabi niya nga, di pa kasi nakaka-setup yung tank ko. Meron na akong gamit, kaso yung mga isda, dadating sila anytime. Kasi parang na-delay rin yung pag-deliver sa kanila dahil nagkaroon ng lockdown. So sa akin, medyo nalulungkot ako kasi pag dumating yung isda, kailangan na nila ng established tank. Kailangan na nila ng cycled na tank. Pero, maayaw pa rin ako kasi una, wala akong social life. Pangalawa, hindi ko siya kilala. At pangatlo, babae siya. So, bago niyo ako, ako sana binababa ko yung tingin ko sa mga babae, pinipigilan ko na kayo. Kasi una, sobrang taas ng respeto ko sa mga babae dahil sa nanay ko. At pangalawa, may mga kakilala akong babae. At pangatlo, sadyang socially awkward lang ako if may word man na ganun sa mga babae. And especially, hindi ko siya kilala. So, yun nga. Tas bigla, sinabi niya na yung mga isda niya is mga discus. Shit. Maliban sa paborito ko or pangarap ko na magkaroon ng mga discus, kilala yung mga discus sa pagiging sensitive nila. Anything na magbago sa klima or pulang, hindi cycle na tank, pwede silang mamatay. So, bilang ako na mahabagin yung puso ko, especially dun sa mga paborito kong isda, umawa ako. So, total, pwede nang lumabas nung panahon na yon at bibili na rin naman ako ng mga isda na lalagay ko sa tank ko. So, ginawa ko ay sinabay ko na dun sa araw na yon yung pupunta ako sa bahay nila para i-aquascape ko yung tank nila. At yun yung time na ginawa ko yung video ko, yung bumili ako ng Arapaima. Click nyo na lang doon.
kung gusto niyo mapanood. So yun nga, pagdating ko sa bahay nila, sinalubong niya ako. Tapos yun, nandun yung buong pamilya nila. Kaya yung chance ko para i-video, unti-unti nang magfa-fade away. Yung tank na yun is 50 gallon. Yun yung pinakamalaking tank na in-aquascape ko sa buong buhay ko. So far, ha? Yun, bale, habang nag-aquascape ako, yung kagandahan naman sa mga gamit niya is okay na sila eh. Konting dikit na lang, tsaka konting ayos na lang ng mga bato. So, first time ko makakita ng ibang mga plants. So, kaya nag-search pa ako kung paano sila mabuhay. So, yun nga, nag-start ako na mag-aquascape sa tank nila. So, family tank siya. Ang nangyari lang, medyo awkward talaga. Kaya, alam niyo yung may ginagawa kayong bagay, tapos nakatingin sila lahat sa'yo. Alam niyo yung pakiramdam na yun. So, pinokus ko na lang yung sarili ko na tapusin mo na to para makabili ka na ng isda. Okay, natapos ko yung tank. May, ano pa, may mga kulang pa siya na plants. So, kasabay yung dadating ng mga discuss niya. So, natapos ko, pinakain pa ako, kahit ayoko. Then, joke lang. So, yun, umuha na ako. As, parang ano, pakikisama na rin. Bale, yun nga, tapos kumain na pahinga, tapos, kunentuhan na ako ng mga kulang niya, ganun. Pagkatapos na nagpaalam na ako kasi sabi ko, bibili pa ako ng mga isda. Hinatid niya ako dun sa labas. Sabi ko, chat niya na lang ako kung dadating na yung mga isda niya para maturo ko sa kanya kung ano pa yung mga dapat niyang gawin. And, bago ako umalis, inabot niya sa akin ito. So yun nga, nung time na inabot niya sa akin yung sobre na may lamang pera, tinanggihan ko, sabi ko, okay lang. Kasi, konti lang naman yung ginawa ko. Inayos ko lang naman ng konti para ma-establish na yung tank mo pag dumating na yung mga isda mo. Yung mga susunod na sasabihin niya, bigla akong napaisip na, wow, may tao pa palang ganito. May mga tao pa palang nag-exist na ganito. So, ito yung sinabi niya na nakapagpagulat sa akin. And personally, nakapagpabago sa pananaw ko sa mga tao. Ito yung sabi niya, hindi ko naman to binibigay dahil nag-ayos ka lang ng mga bato tsaka mga drip hood. Binibigay ko to, sir, as an appreciation sa aquascape mo, as an appreciation sa art mo. Oo, maraming mga aquascaper dyan, pero hindi sila yung gumawa. Yung gawa mo, yung binabayaran ko. Yung art na binigay mo sa amin. Tapos, dagdag niya pa, thank you sir. Ewan ko ba sir yung tawag sa akin. Sabi niya, thank you sir. At pasensya na, ito lang yung mabibigay ko at nakayanan ko na ibigay sa'yo. Pero, dun pa lang sa mga una niyang sinabi, it blows my mind. Ay, ganun ba pala? At the time na sinabi niya yun, napasmile ako. Bihira na akong mag-smile ng komportable sa harapan ng tao na hindi ko kilala. And especially babae nga. Napasmile ako kasi naramdaman ko ulit kung paano ma-appreciate. Dahil sobrang, sobrang tagal. Hindi ko na alam kung kailan yung last na in-appreciate ako. At that time, nalaman ko na, oo nga no, ganun pala yung pakiramdam na ma-appreciate ka. Dahil sobrang tagal, hindi ko na alam. Okay, what's up mga Repa Pips? So, kasalukuyan ko nang in-edit tong mga video at napansin ko na ang mga susunod na clip ay mga sabihin natin mga malalaking mga lesson sa buhay. So, pakinggan nyo. Bye-bye. F out. Kasi, these past few years, nabuhay ako sa mundong kilala ka lang or nag-exist ka lang kapag kailangan ka nila. Yung tipong kapag di ka nila kailangan, nasa isang tabi ka lang. Yung tipong lahat ng ginagawa mo, lahat ng effort mo, tinetake for granted lang. Kaya para tanggihan ko lang yung binibigay niya sa akin na pera, is parang instinct ko na lang na as long as na nagawa ko yung part ko, at as long na masaya ka, okay na sa akin yun kahit wala nang babalik sa akin. Naging instinct ko na yun, parang naging natural na lang sa akin na parang bigay lang ako ng bigay. Sabi nga, laging ang turo sa akin ng mga personalities ko. Dapat lagi mong practice yung isang kailangan sa mundo, which is give and take. Huwag puro na ikaw lang yung nagbibigay. Dapat may tanggapin ka rin. Ang daming underrated artists, or sabihin na lang natin na artists, na nasanay na lang na hindi mabigay sa kanila yung dapat na appreciation or dapat na compensation na dapat mabigay sa kanila. Kasi yun nga, nasanay sila na less yung binibigay sa kanila or madalas walang diretsang binibigay sa kanila. Kahit gaano pa karami yung resources mo, once na bigay ka lang ng bigay, dadating ka sa point na maubusan ka rin. Kasi parang human nature na aabusuin at aabusuin kanila. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, never settle for less. Yun nga, kahit yung giving tree na ubusan kakabigay. Kung alam niyo yung story ng giving tree, binigay niya yung bunga niya, nagbigay siya ng lilim, nagbigay siya ng mga sanga,
Binigay niya yung buong buhay niya. Binigay niya lahat dun sa tao. And guess what? Walang naibalik sa kanya hanggang mawala siya. So, sa lahat ng underrated artists or artists, basta kahit anong art yung ginagawa nyo, tandaan nyo na may nakaka-appreciate sa inyo. Medyo napahababa yung kwentuhan natin. So, yun. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo kung paano yung nangyari. So, eto na. Laman ng puting envelope na to, ang kauna-unang naging sweldo ko sa YouTube bilang isang fish keeper. Kale dun sa taong nakapanood sa akin sa YouTube. Okay. By the way, hindi ko pa to binubuksan simula nung binigay niya sa akin. So, sabay-sabay natin siyang malalaman ngayon. So, ang tanong ngayon, magkano yung unang naging sweldo mo? So, eto na. 1, 2. Okay, pasensya na. Nangako ako sa kanya. Sabi niya kasi if ever man na banggitin ko to sa ibang vlog ko, huwag ko na daw sabihin yung price. So, hindi ko na sasabihin sa inyo. Pero, 4-digit siya. So, kayo na lang bahalang mag-isip kung magkano. So, Joy, by the way, thank you sa pagtitiwala na i-aquascape ko yung takbo. Mapapanood din nito. So, salamat. By the way, yun palang mga nagpapa-aquascape sa akin, na nag-PM sa akin. Pasensya na, hindi pa talaga ako nakakapag-decide if papasukin ko yung trabaho ng aquascaper. Hobby lang siya, kasi siya sa akin. Sa ibang mga aquascaper talaga, trabaho nila yon. Yun yung source of income nila. Parang ayoko nang dumagdag pa or ayoko nang may pag-agawan pa dun sa dapat nakikitain nila. Bale, yung pangalawa, hindi ko alam kung ano yung proseso, kung ano talaga yung ginagawa, sino magpo-provide ng ganito, ng ganyan. At especially, hindi ko alam kung ano talaga yung rate. Magkano talaga yung binabayad sa kanin, sa mga aquascaper. Ang alam ko lang talaga, promise, is mag-aquascape. Yun lang yung alam ko. At pangatlo, may pandemic pa. Siguro naman lahat tayo aware doon. Pero kung dumating man sa point na nakapag-decide ako na papasukin ko yung aquascaping na trabaho, at umayos na lahat at mawala na yung pandemic na to, i-chat ko na lang kayo. Kaya thank you at pasensya na. At yun pala, ito pa pala, medyo nakalimutan ko. Sa lahat ng fish store na pinayama ko para bisitahin ko daw yung mga shop nila at ilagay sa mga vlog, pasensya na kasi natanggihan ko kayo. Promise! Gustong-gusto ko kayong puntahan. Isang malaking pribileyo sa akin na i-promote ko yung mga store nyo, promise. Tsaka hindi ako ganun kalaki yan na channel. So, kunin nyo ako para i-promote yung store nyo. Isang malaking pribileyo sa akin. So, pasensya na. Kung alam nyo naman, medyo malayo yung store. At yun nga, may pandemic. Kaya hindi ako makakuha. Pero shoutout ko. Shoutout sa Aquatic Backyard. Tsaka sa Angel's Fish Store. Shoutout sa inyo. Hayaan nyo na pagkatapos ng pandemic na ito, at gusto nyo pa rin i-promote ko yung store nyo, sabihin nyo lang ako. Okay. Salamat. Okay, one thing pa bala. At the time na film ko tong vlog na to, ang date ay September 1. September is my birth month. At yun din yung panahon na sobrang active yung anxiety ko at yung mas malala pa doon, alam niyo naman siguro yon. And also, yung September kasi, parang yung lahat ng kabuisitan sa buong isang taon kinompress at linagay sa September. Kaya di ko rin gaano ka gusto yung birth month ko. Bale, ito na yung magiging una at huling vlog ngayong September, okay? Ngayong September lang ako kayo maglala kasi hayaan niyong gamitin ko lahat ng lakas ko para makapag-cope sa month na to. At salamat sa pangunawa nyo. De, marami kasing nag-chat kung kailan yung susunod na vlog, kailan yung susunod na video. Hindi ko rin alam kung kailan ko i-upload to. Kayo nang bahalang umunawa. So, yun na lang guys. Kung nakaabot ka man hanggang dito. So, thank you sa panonood. Make sure to stay hydrated lagi. Uminom kayo lagi ng tubig. Sobrang init na ng panahon. So, annyeong! F out! Hindi pa ba matatapos yung victim playing?